Sige, okay. Let's get on. Nandito tayo ngayon sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nandito tayo para mag-relax and enjoy ang mga bagay-bagay na meron dito. Pero syempre, since si Pinoy Toy Review tayo, hindi tayo papayag na uuwi ng walang dalang laruan. Kaya isa sa mga goals natin, bumili at mag-uwi sa Pilipinas ng madaming laruan galing dito sa Kuala Lumpur. Hindi ko alam, wala rin ako alam kung saan tayo makakabili. Hindi ko rin alam kung saan tayo makakita. Habang nag-iikot kami, tingnan natin kung makakakita tayo ng mga laruan na pwede nating iuwi sa Pilipinas. Sakit sa legs. Finally. And that's the cave. Thank you.
big crab. It's a Titan crab. Ang lalaki ng lobster. At syempre, matapos ang maraming lakad, maraming pagod, it's always worth it to eat a good food. Pero teka, good food nga ba? Yan kasi ang isa sa nakalimutan namin, na wala sa isip namin, na wala nga pala kami sa Pilipinas. So ang timpla, ang pagkain nila dito ay ibang iba, tulad sa nakagisnan natin sa Pinas. Unang-una, halos karamihan ang pagkain nila dito ay maanghang. Papa McDonald's, mapa KFC, lahat maanghang. Imagine niyo, even yung ketchup nila, spicy. Wala din sila yung minamahal nating gravy dito sa KFC sa Pinas. Pero ganun pa man, meron din naman kaming nakainan na masarap at super sulit. At syempre, hindi namin maiwasan na umorder din sa mga minekus-mekus na pagkain. Syempre, sa dami ng pinuntahan natin, ng nakainan natin, ng ginala natin, ng pinagod natin, hindi ko pa rin nakakalimutan ang goal natin na maghanap at bumili ng madaming laruan na pwede natin iuwi sa Pilipinas. At finally, eto, may mga nakita na tayo. Mga Lego. Ipod ang ganda ng mga characters niya naman. And meron din siyang clear na Zaku, which is around 20 ringgit. 20 ringgit is around mga 450 pesos. So that's the price. And you also have other model kits here. Kami dito sa Rico Store, malapit sa parang Resorts World nila dito. Mga ganito lang yung toys na meron. Actually, mga palengke toys lang dito. Price range niya almost same lang sa atin eh. Ang 45 is around mga 500 pesos na rin. 45 ringgit yan. Yan na yung mga toys nila dito. Usually, mga pambata eh. Mga pang-palengke toys ng pambata. So, yan lang yung mga toys nila na available. Although, hindi pa naman talaga ito yung store ng toy store. Kasi part lang to. Para siyang department store. Wala akong nakitang any interesting na toy for now. Other than this egg, what's transform into a robot. And this one is 10 ringgit. Then, mga 120. Around 100 to 150 pesos. Mga remote, so yun lang. So, hanap pa tayo ng mga ibang toy store. Kasi hindi dito hinahanap natin mga toys.
upon comparing sa price nila ng mga laruan, parang mas mura pa sa Pinas. So bakit naman ako bibili ng mas mahal kung alam ko namang may makukuhaan na mas mura sa Pinas? Ayun na nga guys, sa dami na mga napuntahan natin, sa dami na mga nakita natin, nakabili tayo ng isa.